facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel RJ News. You can now listen to DZRJ 810 AM from all over the world through Radio Garden. Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 810 AM. Remember, it's free on all mobile devices. Nakita po yung tulis, bumunod ng baril. Yung may kulang na pagdudunod ng baril. Tapos pinalo sa akin, dito malo, sa ulong ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pagkaramdam ng mga mismong biktima nagsusumbo sa amin? Malas lang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang tulis na mukhang kapre. On Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Pulpo, nagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na buong. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. Daw ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Pulpo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bold Pulpo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Pulpo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Alright! Magandang araw! Mabuting araw sa inyong lahat! Ito na! Araw ng Miyerkules, o tama-tama, ang inyong paboritong programa, Public Service, isumbo mo kay Tulfo. Ako po si Aline Terrell. At ako naman po si Bon Tulfo, ang inyong bagong kakampi. At ako naman po si Kuya Mon, Kuya Ramon, ang kuya ng bayan, ang original na sumbungan ng bayan. Yes, Kuya Mon, magandang hapon sa iyo. Na-meet ka namin kahapon. May Senate hearing kahapon. Nag-viral ka na naman. Ayun. Kahapon po ang ating kuya ng bayan. Sabi ko nga natin, partner, kahapon, di ba? Siya ay imbitado na naman dyan sa Senate inquiry o Senate hearing. Pugnay dun sa pastilis. Hmm. Parte kasi ng trabaho natin, Alin. Natatandaan mo pa si Alex Chong. Yes. Si na pumunta sa opisina natin. Sa atin. Dahil sabi niya, banas na badas na raw siya. Hindi na raw niya matiis yung corruption sa NAIA, yung mga kabulukan na nangyayari sa NAIA. Yes. At ng, yun, sinabi niya lahat yung nalalaman niya. At ako naman ay nag-research. Hindi naman nag-agad basta-basta tatanggap. Nag-research ako. Tama yung sinasabi niya. Pero nang magtanong-tanong ako, kasama si Secretary Aguirre, yung dating Secretary Aguirre, sa scam. Yeah. Pangalawang patawag sa inyo sa Senado to. Protector ng sindikato. Yeah. Pangalawa na ito. In fact, naudlot lang dahil... tatawag na naman sana. Eh dahil sa pandemya hindi nag materialize yung second hearing. Doon ko sana i-expose na. Yung akala ko nga
Akala ko, kuya mo, wala nang patawag kasi na-file na ng NBI yung kaso sa ombudsman. Akala ko, tapos na doon. Yung pala, tinuri pa rin ni Senator Ontiveros. Yung mga kaso, yung mga sinampahan ng kaso, wala yun sa original. Kulang-kulang yan. Na in-expose ko sa column ko, tandaan mo yon. Yes. So, ang nangyari doon, yung pala, yung mga pinangalan ko sa aking column ay naglagay doon sa NBI investigator. Ayun. Diba, kuya mo, tayo, parang kulang-kulang. Parang may kulang doon sa ipinail. Correct. That's right. Sinabi ko yan. At sinabi rin ni Chong na hindi yung mga maliliit lang na tao. Maliban kay Fidel Mendoza, yung kasi lang yung talagang hatchet man nila, yung mga iba, wala, mahina yun. Walang alam yun. Yung mga big fish. Wala. E, pati si Pire. E, yun ang big fish. Yung pinakamalaking isda. Kumbaga sa, siya yung balyena. Ayun. Eh, kahapon, kuya mo, nandun siya. Umarap ka, partner. Di ba? Nakita mo, napanood natin dito. Yeah. Kaya, namin kahapon, kuya mo, eh. Aba, nandito kami sa opisina. Nakamonitor kami. Talaga nanggagalaiti, galit na galit. Eh, pinresenta ko kasi yung mga helicopter. Eh, tingnan nyo naman yung meron pa kayong picture, nakaturo kayong gano'n, no? The helicopter. Yung helicopter. Helicopter. O, yan. Yan ka, o. Oh. Yung helicopter na palaging pupunta sa Mulanay, sa Quezon. Para magdala ng mga duffel bags na pera. Grabe. Kabilog pa doon yung mga duffel bag. Correct. Kaya pala pastillas, Kuya Mon, dahil pala nakabalot sa white band paper, parang pastillas ang itsura ng pera. Oh. Pero hindi lang yan, may isang lang yan, pero maraming lagayan. At saka billion sa billion na mga billiones ang kinita na sindikato. At saka si Aguirre. Kaya lang kahapon, Kuya Mon, eh. Kaya mong kahapon, nung ka makaharap po rin si dating DOJ Secretary Aguirre, muntik pumulot yung buhok dahil talagang mariin niya itinatanggi yung iyong paratang na siya ay sangkot. Hindi daw. O, diba? Kala ko, lilipad yung kanyang buhok eh. Yung kanyang wig. Actually, Kuya Mon, ang binubutas nga ngayon sa inyo, eh yung personal daw na galit daw ninyo sa kanya. Hindi ko ipagkakaila yan. Hindi ko ipagkakaila na may tampo ako sa kanya. Hindi galit. Tampo ko sa kanya. Kaibigan kami niyan eh. Dahil, yun namang legitimate naman yung request ko na i-compile niya yung lahat ng mga kaso na ay i-compile nila at doon na lang sa Maynila. Ganun naman yan. Pwede naman yan eh. Pwede yung pagkakasamahin para hinap kung saan nagpupunta. Kaya pwede nang i-compile lahat. Nangyari yan panahon ni Secretary Frank Grillon nung siya ay Justice Secretary. Yung mga kaso na isinampa sa akin ng noon ay Constabulary Highway Patrol Group, CHPG, lahat sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay kinonsolidate, kinompile at dito na sa main office. Central office, DOJ. Yan naman sinasabi ko sa kanya kasi that was a legitimate request. Sa abogado ko, ang abogado ko naman nagsabi sa kanya. Eh, ba't sabi niya, hindi daw pwede. Alam mo, sasabihin ko sa iyo, hindi daw pwede na kasi National Prosecution Service hindi raw niya under, hindi raw niya madidiktahan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, mga kaibigan. Ngayon, dito lang, mismo. Nung umupo siya ng bilang Justice Secretary, kinausap niya ang isang prosecutor, nakalimutan ko na yung pangalan ng prosecutor. Sabi niya, meron siya kasing kliyente na akusado sa bombing
Pambugong nga. Inausap niya, sabi niya, ipawalan sa alak mo, i-drop mo yung kaso. I-drop mo yung kaso. Hindi siya, sir, sabi niya, hindi ko magagawa yan dahil paano kayo, paano naman ako? Ikaw, maaali, pag natapos na po itong administrasyon, pwede kayong, wala ka na, pero ako, andito pa rin. Hindi ko kayo mapagbigyan dahil, what talaga, very glaring po yan ng kasama siya. Alam mo ba niya, inassign niya sa isang lugar na malayo na... Tinapon niya sa Marawi. Marawi City, yung prosecutor. Sana, prosecutor, kung matapang-tapang siya, ay lumabas na ngayon at sabihin niya, talagang yung prosecutor ay fiscal. Ay nag-umangal talaga, umiyak-iyak dun sa kay Ted Contacto. Yang kaibigan ko, abogado. Umiiyak. Na bakit naman daw siya ginanong? Eh, hindi niya na ipagbigyan si Secretary Aguirre. Ayun. Ay, nako. Mahilig din pala mamersonal yun, Kuya Mon. Mahilig din pala siya mamersonal. Eh, personal siya. Matawa na lang ako dahil naawa ako sa kanya dahil hirap na hirap siyang... He was groping for words. Nangangapa siya. Explain sa kanya. Kagaya nito. Ang sabi niya, he rejected an offer from a 50 million peso bribe offer from Jack Lam. Yung sa... Kana. Diba ni radio yung casino ni Jack Lam? At hinapit yung mga Chinese nationals mga insig. Dahil they were working without permits. Immigration nag-grade doon eh. Yeah. Bakit na-aresto yung Juan? Sabi niya, hindi raw niya tatanggapin. Tinanggap. Eh bakit yung si Argusino at saka si Michael Robles, Al Argusino at Michael Robles na deputy commissioners ng immigration na siya mismo ang nagpapasok, eh bakit tinanggap yung 50 million pesos? In other words, utos niya. Ayun. Sinulat yung... Parang indirectly lang dumaan sa... Ano. Hindi. Bahala na kayo dyan. Sabihin niya. Na-tense si Senator Ontiveros kahapon sa inyong dalawa. Ano? Na-tense ang lol ang Senator Ontiveros. Yung nagkakainitan kayong dalawa. Wala ako pa. Tumatawa lang ako dahil galit na galit. Oo nga eh. Seryoso naman. Nanginginig eh. Yan ang asap na galit, Kuya Mon. Kasi... I was on firm ground. Talagang alam na alam ko. Kaya kita mo, nangangapa siya pagsasalita niya. Yan tanda ng pagsisinungaling. May prepared. Pero siyang binabasa, di ba? Basta. May binabasa siya. I went to the Senate hearing, walang notes. Walang notes. So, kasama ko si Zal Domingo. Siya sa mga pictures. Mga pictures ng video. Binanggit pa si Sal. Na nag-landing sa maraming duffel bags. Palagi may mga duffel bags pag nag-landing yung helicopter. Yung duffel bags dinadala sa bahay niya. Laman pala na may pera. Tapos may picture ka pa. Pinakita yung nagiinuman. Kuya Mon, yung heyday, yung kasagsagan yung kasagsagan ng corruption ng immigration. Yeah. Kuya Mon, may ano pala ako, may isa pa pala akong ano nung may singit ko din. I remember, I think it took a while, 'di ba sinulat niyo po 'yan, 'di ba ang tawag niyo pa nga doon sa whistleblower si Deep Throat. Gaano katagal 'yun Kuya Mon bago nabigyan ng gobyerno natin ng pansin? Parang ang tagal nyo, no? Dalawang taon na, no? Bago na... 2 years ago. Ayun. Nagpunta na, pabalik-balik dito yan si Deep Throat. Ilang beses ko sinulat,
Wala, sa wala kanya. Lang. Pero wala nang hindi nag-inform ng investigasyon. Meron lang mga reshuffle. Oo. Hanggang ngayon na kaya nag-cobreng si Alex Chong, pumunta na kay Ontiveros, kay Senator Ontiveros. Oo. Kasi parang patay mali siya yung Malacañang. Especially yung kaya nga sabi ko sa iyo, napaka useless, inutil yung Presidential Anti-Corruption Commission. Napaka inutil niyan. Inutil ka, Chairman Dante Jimenez. Inutil na inutil ka. Ano yung may susunod pa ba, kuya mo? May pacto pa ba patawag? Wala na. Wala. Naibunyag ko na eh. Ibinunyag ko na. Very clear naman yung helicopter na nag... kasi sabi nila wala daw helicopters na pupunta sa Malanay. Ano? Tatlong helicopters. What? On different occasions. Different occasions. May daladalang duffel bags. Every time na andun. Eh sabi niya, bakit daw helicopter pa? Bakit hindi? Kung yung ganun kalapit, eh baka ma-hold up o ma-hijack sa daan, di ba? Oh. So dapat mapaniyon, mabilisan. Paglandin, yung helicopter, 30 minutes lang, andoon na sila eh. 30 minutes, andoon na yung Mulanay. Okay. Tandaan mo yung Mulanay, 8 hours, 9 hours from Manila? Oo, bailan. Punta tayo doon. Correct. Kasi di ba na, kaya nakilala natin yung mga tao sa Mulanay at saka yung Mayor Ojeda. Dahil nag-medical mission tayo, dahil napakahirap na bayan yan. Liblib na lugar. Liblib na lugar. Dahil may nagsabi sa akin na doon ka naman mag-medical mission. Yan. At siyempre, yung mga tao, Kuya Mon, ano may mga ignorante ba pag may lumalanding na helicopter, di ba? Oo. Wow, may helicopter. Malaking ibon. Naling! Hindi nila alam na nao rin doon kasi maraming asar sa kanya. Kinuunan yung mga duffel bags. Grabe yun. Oh. Grabe. Oo. At kaugnay niyan, Kuya Mon, kahapon din ay inaresto ng NBI yung kapwa NBI nila. Oo. Yung si Kapiran. May kaugnayan dito sa Pastilla. So, si Kapiran. Si Attorney Joshua Paul Caperal at yung kanyang kapatid na taga-immigration din na si Christopher John Caperal. Ito pala yung mga 100,000 pesos. Kaya hindi na isama sa yung listahan yung mga dapat isama. Kasama na doon si Aguirre. Wag na isama yung pangalan doon. Magbibigay ka ng 100,000. Napakalit naman. Kaya nga sabi mo. Tapos nag-iimbestiga siya. Yes. Kaya lang pala pinapahina nito. Siguro dati nang gawain, ano? Hindi lang itong Pastillas. Dati nang gawain yan. Aral yan. Matagal na siguro yan. Matagal na. Pinapahina yung kaso. Oo. Diba? Pinapahina yung kaso. Kaya nga hindi isinama. Yung mga sinama, dapat hindi sinama. Isinama mo yung si Lia Wu. Wala naman alam na may si Lia Wu ay legitimate na travel agent. Travel agency, oo. Legitimate travel agent na binibigay lang yung mga application for visa. Anong kinalaman naman niya? Yung mga dapat nakasama, nawala. Yung mga hindi dapat, isinama. Yun naman na isinama. Yun naman. Alam mo, mayroong hindi na isama ron yung si Michael Yang. Si Michael Yang na very yung close sa Malacañang. Yun ang tinuturo na protector ng mga pogo rito. Michael Yang. Michael Yang. Y-A-N-G. Yang. Ah. Madikit siya sa Malacañang. Nako. Ay, tuwing nung araw na pupunta ako sa Malacañang, pinatatawag ako, andun siya palagi, dikit na dikit. Ay, presidente. Hindi nga marunong magsalita yan eh. Ayaw ko kung sino may hawak yan. Bata pa kasi, yang pa. Bata pa, yang pa eh. Ulubot na yung mukha, yang pa rin.
Anyway, ang MBI Kuya Mon ay medyo disappointed sila dito sa kasamaan nila, traitor. Traitor yung tawag nila. At saka happy ng legal division. Yes. Sa kanya kasi dumadaan yung mga kaso eh. Tago yung file yan sa prosecutor's office. Sa DOJ. Dadaan muna sa kanya. Matagal kasi akong police reporter, Alin. Mm. Noong araw, yung sa Metrocom Intelligence and Security Group, mayroong isang custodian ng mga evidence. Custodian ng mga evidence. Pera, siya yung nagkakukuha, mga baril, nawala yun. Nawala. Nawala. Mga pera, mga baril, yung mga pera sa, ano daw na, may, nawala lang lahat yun. Mga, ang laki nun eh. Pera, baril, may mga mamahaling gamit. Siya yung evidence custodian. Mula lang nangyari. Oh, panahon ni Ping Lacson niyan. I-deny mo sa akin ito, Ping. Pinatay nila. Pinaril nila. Oh. Pinaril nila. So, andon, hindi ko nakita yung actual na pagbabaril. Pero andon ako ng pinick up nila. Pinick up nila diyan sa Makati. At yung tao, sabi pa ng tao, sige, nagpaalam doon sa akin. Sige, wala ito, magbabalik naman ako dito. Kasi walang ebidensya eh. Mm. Sabi niya, oh, binaril. Pagkatapos noon, yung mga dalawang araw, kunyari, tumakas, binaril. Mm. Binaril ng MISG. Naku po. Yun. Kakatakot yan. Martial law noon. Kung martial law ngayon, baka patay na yung NBI agent, yung NBI official na yun. Official eh. Abogado. Oo, official. Tapos may nakuha ang 200,000 na siguro yung ginamit nung ano, parang entrapment kasi ang ginawa sa kanya eh. Yes, yes, yes. Sting operation ang tawag dyan. Yes. Sting operation. Ano yung partner na tinitignan, pinaparood natin, binasag pa yung pintuan niya yata. Kasi ayaw na ba? Magkapatid ka yung resto. Mga kapatid, oo. Eh, ayaw ibig sabihin yan. Eh, kapuri-puri yung ginawa ng NBI. Yes. Dapat tinanggal nila yung bulok doon sa basket. Kumbaga, bulok na kamatis. Kumbaga, hawa-hawa sila doon eh. Dati kasi NBI director na si Dante Guerra na ngayon ay nasa PhilHealth na. Yes. Malinis yun na, Alin? Mm-mm. Oh, baka sinunod nila yung kalinisan ni Guerra. Yes, yung bago pumalit sa kanya. Tama yan. Good job yan sa papel ng mga maayos. Mga straight yan sa NBI. Pagpigin natin yung NBI. NBI. Yes. Sabi pa nga ni, ano to? Nung araw si, yung sino yung sa El Shaddai? Yung El Shaddai. Si Brother Mike. Mike. Mike Velarde. Velarde. Para niya, purihin ng Diyos. Purihin ng Puri. Diyos. Amen. Purihin. Purihin ng Diyos. Yeah. Purihin. Purihin ng NBI. Mabuhay! Mabuhay! Purihin. Mabuhay kayo. Kung nanonood ako sa kanya, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Tapos yung kanyang Amerikano, yung parang sa mga clowns. Ayaw. Ay, checkered. Yung parang checkered na may pula. Checkered. Purihin ng Diyos. Purihin na. Ngayon, ako naman ngayon ito. Purihin ng NBI. Yan. Yan. Purihin. Purihin ng NBI. Alright. Tumutok lamang ho kayo sa amin, mga kaibigan. At actually, kahapon na harapan ninyo, Kuya Mon, paulit-ulit na pinanood ng mga kaubayan natin yan. Parang na sa YouTube, sa Facebook. Parang sa korte. Allah! Habang nga nagsasalita siya, paano, dapat doon ina-address niya yung kanyang concern o yung kanyang rebuttal sa kay Risa Ontiveros, Senator Risa Ontiveros. Kasi ganun talaga eh. Doon sa akin sinasabi niya, ikaw Tulfo. O sabi, sinasagot ko naman, o ano?
Nakakainis yung usapan. Senadora Ontiveros. Oy, oy, oy. You should address me, hindi. Gigil na gigil. Hindi na sabi. Gigil na gigil. Hindi ko alam address. Hindi ko alam address. Hirap, hirap. Hirap, hirap. Akala ko ba valedictorian niya na sa San Bedalo? Sabi niya. Sabi niya, di ba? Top of his class. Nasa kwa naman, talagang totoo naman. 1971 yan, ano? 1971. Oh. San Bedalo. Oh. Kaklase niya si Pangulong Digong. Oh. San Bedalo. Oh. Valedictorian. Mas matalino pala siya. Hirap na hirap. Mas matalino siya kay, mas matalino siya kay Digong. Alam mo talagang pag ikaw ay nagsisinungaling, hirap na hirap ka magsalita. Mabuti yung tama lang yung nagsasabi ka ng totoo. Well, tuloy-tuloy. Di ba? Tuloy-tuloy. Natural. Oh. Walang putol. Yeah, siya, hirap na hirap. Di ba? Sabi ko nga, pinuna ko nga siya. Oh. Hirap na hirap ka magsalita dahil nagsisinungaling ka. Parang pero, yung... Meron akong joke dyan. Sige, tayo. Joke time. Yung sa... Merong isang lalaki, ang edad ay parang 75, 80, gano'n. Mm-hmm. Inakusahan ng rape. Rape. Hanggang asa. Yung gano'ng edad. Ang defense lawyer niya, defense counsel niya, babae. Uh-huh. Tapos siya, yun naman, gano'n lang siya. Gano'n. Ay, nasa witness stand siya. Siyempre, kinag-cross-examine siya ng abogado, ng kanyang abogado, defense lawyer. Mm-hmm. Kanya, may I ask the witness to stand up? Hindi. Eh, yung witness, nakakuan lang yung parang pantalon niya na mayroong tali lang. Tali lang. Parang pajama na ano. Pajama. Binaba ngayon nung abogado yung ito, yung kanyang pajama, hinawakan yung titi niya. Okay. Your Honor, sabi niya, Your Honor, kagalang-galing na hukom. Sabi niya, ito ba ay pwede bang mang-rape ito? Ay, hindi na po tumitigas ito. Sabi nung kliyente, attorney, huwag mong pakatagalan dahil baka matalo tayo. Kasi naninigas na. Mukhang nakagabot si Lolo, ha? Sabi, ginoong hukom, ito ba'y pwede pang manggasa? Malambot. Hindi na tumatayo. Sabi ng attorney, huwag mo masyadong pakahawakan yung matagal kasi baka matalo tayo. Magkamali. Malapit na pala. Eh, may kahapon, Kuya Mar, hindi napansin ng lahat. Yung Japorm. Ano daw? Japorm siya kahapon. Naka-suspender. Naka-barong Tagalog. Naka-pogi-pogi. Doon sa kanyang Japorm. Pati yung face mask. Naks. Katerno. Pati na bagay. Oo. Turo lang ganun. Wala sila doon. Dito pa na. Oh, di ba? Wala sila sinabi doon sa forma pa lang. Huh? Ayos na. Ayos na sila. Wala na sila. Yung hawi pa lang ng buhok. Hawi. Lalo na. Mabang ng babae. Tungkol doon sa lalaki na ano to. Bakit mo nagustuhan yung lalaking yan? Eh, maganda yung babae. Sabi niya, daliri pa lang. Ulam na. Sa pamangalan, Niri. Aliri pala. Ayan, sige mga kaibigan, samahan nyo kami at may pahing makasupong po tayo. Baka kanin, puro kwentuhan tayo. Meron tayong public service mamaya. Ang tabayanan yung sumbong ng isang ale o ito nagtitinda ng siomay. Tinibak ng kanyang amo nang dahil sa 90 pesos. Diyos mio. Ang tabayanan ho, ang sumbong na yan. Samantala, isa naman ito, siklista, nagbabike, papasok sa kanyang trabaho, nasagi ng bus, patay!
Oh my God. Kaya ang kabayanan din ang kabuuan ng sumbong at mga panawagan po ng mga sumbongero at sumbongerang hinahanap namin dito dahil hindi na bumalik. Eh, kailangan nyo yung information mo kanina. Sige, pagpapalik ko rin makikita. Mga sumbongero at sumbongera. Sumbongero. Parang masama yung connotation niya na. Mga complainants. So, sige. Complainants. Parang hindi maganda yung sumbongero. Sumbongero, sumbongero. Parang nga, parang yung sulsulera, sulsulero. Ayun. Complainants. Chucho. Chucho. Pero may tipong nagsusumbong na hindi man walang katotohanan yung sumbong. Yun ang mga sumbongero. At sumbongero. Ano mahirap. Ayan, sige. Magbabalik ko kayo mga kaibigan para bigyan daan ng ating mga sumbong. Makalipas po ang ilang paalala, ang oras na natin, uy, alas 3:34. Babalik ko kami. Tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulfo, siyang bahalang bumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Pulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulfo, siyang bahalang bumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawang noon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness, lahat masok. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kong mag-alilangan. Handang handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Pulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bold Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Bold Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. ECU 101. Listen to the hottest and the latest. Your one-stop news information program. ECU 101. Discussion, interviews, opinion. Straight to the point analysis and interviews with the newsmakers and the Philippines' who's who in politics, public service, and the likes. Anchored by Johnny Gomez with Philippine Red Cross Governor Corazon Alma De Leon. ECU 101. Mondays through Fridays, 9 a.m. to 10 a.m. in the morning. On Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ810AM, and YouTube Channel RJ News PH. Listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Alright, nagbabalik na po tayo. Uy, teka mo, ng oras po pala ay ngayon pa lang alas 3:30. Ano yung relo ko pala masyado nagmamadali. Sa cellphone po alas 3:30 pala. Ayun. May joke ako diyan. Paano yung kuya? Yung mga bulanon, yung mga tingkol na workers ng factory. Aha. Dito sa Davao ito nung araw kasi panahon nung before the war ito. Maraming factory sa Davao, mga abaka, yung mga nag-process ng abaka. Eh, mga bulanon na mga trabahante, nagtataka yung may-ari nung isang factory.
bakit tumiina umalis ka dito sa amin, sa factory ko? Eh, yung sweldo naman ninyo dyan, sweldo dito, sweldo dyan, pareho lang naman. At yung trato ko sa inyo, parang ganun din ang trato nung sa kabila. Sa magkatabi lang factory. Sabi nung isang bulano, eh, kikikiter, sabi niya, eh, yung rilo ninyo, malaki dito, rilo. Eh, doon, maliit lang, kaya mabilis ang takbo ng orasan. Mas mabilis mag-uwian sa kabila, maliit. Eh, kaya mali. Mata, malaking relo. Hirap daw ng takbo kasi mabagal. Oh, ayan, yung relo ko pala. Mabilis daw ang takbo, madali. Ayun. Ang tamang oras natin ay 3:31 na. Advance lang pala itong aking suot na mamalalim. Baka sabihin, joke-joke lang itong ating kumapa. Alright, sige partner. May mababasahin ka muna. Ayan. Speaking of oras, oras na para malaman ninyo na bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente. Dahil maaari kayong makuryente niyan. Makuryente kayo! Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente na ipagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakulong ng hanggang 12 taon at may multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Alright. Sige. Teka na, singit ko sandali. Si Ayas Muhammad. Yung complainant natin, ito yung bumili ng kotse. Ay, dalawa. O, Muhammad, nasaan ka na? Hindi ka na bumalik sa akin. Hindi ka na tumawag. Tinatawagan ko yung cellphone number niya. Wala na, cannot be reached eh. Kumusta yung sumbong niya, Muhammad? Eh, isusoli sa kanya, kuya, marirefund siya, pero 90,000. Oh, magkano ang... Eh, ayaw niya. Gusto niya, 95. Hindi pa nagkasundo sa 5,000. Eh, malaki naman kasi yung 5,000 sa... Okay. Especially yung pangalan niya, Muhammad. Mahirap yan. Eh. Oh, kaya tinatawagan ko siya. Gusto ko malam ano yung desisyon nila mag-asawa. Kasi wow, but like... Kukonsultahin daw muna yung asawa niya. Eh mula nung hindi na tumawag sa akin, eh tinatawagan ko sila sa cellphone. Cannot be reached na. May asthma pala si Muhammad. Oo. Alam ko, asthma. Ask my wife. Ask my wife muna. Oo. Kaya kung nakikinig ka Ayas o kaya si Fatima, tawag kayo sa akin ha, kasi cannot be reached na yung cellphone number niya. Yung Mumbai, ito si Muhammad, ano? Mumbai. Mumbai. Mumbai, pero Muslim siya, Kuya Mon. Ha? Muslim siya. Oh, Muslim. May meron namang mga... Pero Mumbai. Mumbai na, mga, sa India, maraming Muslim. May mga areas na Muslim eh. Di ba kaya... Kaya usually... Nagmula yung India at saka Pakistan kasi there used to be only one India. Hmm. Yung isang, yung in, one India, the one right. India, yung isang kalahati ng India, Hindu. Yung kalahati naman mga Muslim. Pinaghiwalay kasi nagkagulo eh. Kaya yung Pakistan at saka India magkalaban ngayon dahil nasa Pilipinas. Mumbai Muslim kadalasan Kuya Mon Pakistani, di ba? Pakistani. Okay. Alam niyo kung bakit na uso yung pangalan Mumbai? Nung araw, yung before the war, ang karamihan ng mga sa gabi, doon sila, mga, yung, may mga turban pa yan eh. Pag tinanong mo sila kung taga saan sila, sabi nila, Bombay. Meron pa yan eh. Ngayon, hindi na Bombay. Mumbai. Mumbai. Tiga saan ka? Sabi, sa Bombay ako, Bombay, India. O, kaya Bombay ako, Bombay sa Bombay. Ayun, kaya naging Bombay. Kala ko naman,
Yung naniningil, natatago sa ilayo ng palda ni nanay. Alam ko yun. Alam ko yun. Yung bata. Yung bata. Takot doon sa Bombay. Oo nga. Kamay ng bata. Hindi nakikita niya yung Bombay. Natakot siya kasi yung balbas, maraming balbas. Yung balbas. Mayroon. Eh siyempre na naku, yung bata tumakbo siya. May Bombay man po ba? Sabi nung sumukob ka dito sa aking yung saya. Saya. Nay, sabi niya, may Bombay din dito. Wala lang turban. Partner, ingat ka dyan. May Bombay. Wala lang turban. Alay, sige, punta na tayo. Sabi ng bata, may Bombay na mabaho pa pa rin Bombay. Nung sumukob siya, nay, may Bombay dito, mabaho din. Talagot mo. Talagot ka. Anyway, sige, punta na tayo dito sa Bumbong ni Ate Raquel Dado. Ayan. Siya ay nagtitinda ng siomay. Oh, ayun. Siomay siya po ay nagtitinda dyan. Ngayon, siya daw ay sinibak sa trabaho ng kanyang bossing, ng kanyang amo. Daat pinagsalitan pa daw ng mga masasakit sa damdamin. Oh. Ay, hindi na iya. Pakinggan nga natin ang sumbong o panoorin natin ang sumbong ni Raquel. Yung sa 13 month ko po, ma'am, tsaka po sa separation pay, hindi po binigay ng boss ko yun, ma'am. Mm-hmm. Ang sabi niya po sa akin, ako daw po yung nag-knockaw ng 90 pesos sa kanyang outlet. Pero hindi niya po napatunayan yun kasi nakalagay naman po dun sa mga ebidensya. Pinakita ko na hindi po totoo yun dahil nandun po yung pera sa loob ng kaha at yung natira pong kanin ay nasa loob po ng freezer. Sabi niya po sa akin, ako daw po'y terminate na at hindi makakuha ng separation pay. Ay, nagsalita niya po ako ng masasakit na salita. Magnanakaw, sinungaling, manluloko. Po matanggap, ma'am, kasi kahit po mahirap lang kami, ma'am, hindi kami tinuruan ng magulang namin na magnakaw eh. Tapos idadamay niya po yung mga anak ko. Isa po akong solo parent. Ginigipit niya po ako sa pasok. Pinapapasok niya po ako. Tapos papauwiin. Hindi niya ako binabayaran. Yung pamasahe pong ginagamit ko para makapasok. Inuutang ko lang po yun. Yan, si ate Raquel. Kaninong angel nagsumbong niya? Si Pebon? Eta, Angel Desa. Angel Desa. Okay. Mm. Anong action ni Desa? Ngayon, kasi ang ano niya dito, hindi naman siya talaga totoong nagnakaw. Nagkaroon na ng misunderstanding, yung 90 pesos na sinabi, kanin. Hindi pera. Kanin. Kasi yung tinda nilang siomay, may kasamang kanin. You're worth the 90 pesos, Kuya Bon. Kanin. May relievo, may karelievo siya. Yung natirang kanin na hindi nata, nilagay niya sa refrigerator. Sabi niya doon sa karelyebo niya, yung tirang kanin nandiyan sa ref. Eh, hindi na sabi yun. Eh, nung nag-accounting na sila, nagbibilangan, kulang na 90 pesos. Oh, bakit? Eh, yung katumbang yun yung ngayon kanin. Doon sa pinagbili ng kanin. Ay, pinagpintangan na siya. Hindi niya, hindi. Yung kanin, tinago lang naman niya. Bakit? Tinago niya doon sa ref, eh, hindi nakita. Kasi tira nga hindi nasama, yun eh. Kumbaga, hindi nasama sa computation. Hindi nasama doon sa kwentahan. Kasi dapat mayroong value yun eh. Oh, saan yung 90 pesos? Ito yung kanin. Yes. Eh, hindi. Nakatago yung kanin. Nagtatago. Nakatago yung kanin sa rep, hindi nasama. Eh, akala, minakaw niya. Oo. Oh. Dahil dyan, pinagsalatian siya ng mga sakit, tapos pinalayas pa yung kanyang employer. Oo. Oh. So, okay lang, sige lang daw po. Kung papalayasin siya, okay lang. Pero ibigay daw sa kanya dapat yung 13 months, yung mga dapat niya makuha. Mayigit isang taon sa serbisyo itong si Ate Raquel. Sige, pakinggan pa rin natin yung pagpapatuloy ng kanyang sumbong. Hindi ko po alam kung saan po ako kuha ng pagkain ng mga anak ko dahil
Kasi pwede po ako nakapasok ng araw na yun. Ang gusto ko lang naman po ba. Tayaran niya ako sa separation ko. Huwag niya na po akong gawa ng kwento na nagnakaw ako dahil hindi niya naman po napatunayan yun. Tinext niya po ako na sinasabi niya na ako daw po yung suspension ng September 1 to 30 at mababalikin ng October 1 kasi napatunayan po nila na hindi ko po ginawa yung binibintang nila sa akin. Ang pagkakamali ko lang po, ma'am, hindi ko po siya hinayag na nagkaroon ako ng benta at may LO po kong apat. Pero hindi ko po yun ninakaw, hindi ko po yung binulsa kasi ang sabi po sa akin ng boss ko, binulsa ko yun, ninakaw ko yun. Kaya niyo po ko i-determinate. Maraming beses niya po kong ginaganyan, pauuwiin. Sasabihin niya sa akin, nalilate ako, samantalang kahit malate po ako, ikakaltas niya po yung sa sweldo ko kung magkano yung kahit 5 minutes lang po ako malilate, yung isang oras na ng sweldo ko, yun na yung ikakaltas niya. Yun. Umiyak talaga. Sinalbahe niya na, partner. Kuya Mon, yung tao. Yung mo, taga Montalban pa to, namamasahe araw-araw. Papasok doon sa trabaho niya. Sabi niya, tapos ganyan lang magagawin daw sa kanya. Ano ba yung siomay? Meron tayong ugnayan ngayon na nakikipag-ugnayan tayo sa isang franchisee, di ba? Yes. At magbibigay siya ng, i-announce mo kaya? Magbibigay ng sa mga walang... Actually, Kuya Mon, bukas, kakausapin ko si Krisha at Tanak of iFranchise. Ngayon, through your foundation, Kuya Mon, pinagpaplanuhan namin kung paano namin mabibigyan yung ating mga kababayan na yan, mga kapuspalad, yung mga nawala ng trabaho, nabibigyan natin ng startup business package. Yun ay libre, Kuya Mon. At the same time, bibigyan din po natin sila through package ng, of course, meron naman tayo, Kuya Mon, di ba, mga bigas at mga dilata, para meron silang pagkain pang araw-araw at meron silang pang, pang negosyo. Tuturuan natin sila hanggang sa, ayun, hopefully, sana, Kuya Mon, lumaki sila. Kesa sa magbigay tayo ng pera o ano pa, maganda dito, turuan natin sila total marunong naman sila, yan, o gaya niya. Ito, si Ate Raquel, marunong na. Diba? Yan, si Raquel. Kaya nga, naisip ko kaagad si Bon. Kasi si Bon nakikipag-ugnayan sa isang yung food company na may anong tawag dyan? Yung franchise. Food card. At ang maganda pa nito, partner, Kuya Mon, pwede natin ilagay yan sa strategic places kasi pwede siya maging collapsible or pwede siyang food cart literal. Permit lang naman na kailangan, hindi naman talaga kailangan na talaga ng business ano yun. Kung baga kasama na sa startup package yun, pati yung mga permits. Correct. Ganda ka yan. So abangan niyo po yan, mga kaibigan. So yung mga gusto pong pwede gusto pong mag of course, kailangan po namin magpo-profile po kami. Siyempre, kailangan natin malaman kung ano ba't baka naman mamaya may mga kaya na kayo. Yung mga ng trabaho na buhay, pwede nang pwede nating mabigyan yan na kayo na. Hindi bago yan sa akin yung kuminsan yung may hingi ng tulong pero may kaya. Tandaan mo, Alin? Yes, Simon. Yung dumaan, may mga scholarship tayo na binibigay. Yung First Academy. Computer Arts Academy. First Academy of Computer Arts. Yes. Sabi natin, malaki kasi ang bayad doon eh. Ang magkano 60,000 pesos. Pero dahil ako ay kaibigan ko yung may-ari na si Freddy Lau na at saka naging partner ko rin sa business. Diba? Dati ko partner sa business. Eh sabi ko, pwede bang maraming mga nanghihirap, pwede bang mag-aral sa'yo para pagkatapos yan, may employ. Sila na mismo naghahanap ng employment. Alam mo naman, Alin, hindi natin na kuan yun. Hindi natin na salang mabuti. May mga iba pumunta rin, nakakotse. Nakakotse. Nadala na ako dyan. Bago naman natin yan, si CI naman natin yan, Kuya Mon Park. Yes, so, ito si Ate Raquel.
candidate natin dito sa Ate Raquel. Candidate yan. Bilang aksyon dito sa kanyang sumbong, tinawagan natin yung kanyang employer na si Danilo Sevilla. Naliwanag niya yung tungkol dun sa termination. Narito po ang sagot. Paano nga ho magiging underpaid yun, ma'am? Under the NLRC, below 10 employees dito sa service establishment, 475 a day lang ho. Lahat ho sila above 475 yung iba, yung sa malalakas sa branches. We are paying within the law. Mm-hmm. Oh, ano i-reklamo niya? Anong walang benefit? Walang SSS Pag-ibig PhilHealth. Eh, siya na ho ang susunod na ipapasok. Tanungin niyo siya kung dito to. Eh, ang intention ko na lang ho talaga ma-retain as much as possible. Yun. I-retain daw niya, kuya mo. Ililipat lang na ibang branch. Naman pala eh. Ilipat daw ibang branch. Pero ayaw na nitong si Ate Raquel kasi nga, hindi na maganda yung tamahan nila. Masyado lang naman din, masyadong sensitive naman siya. Pusong mamon. Eh, hindi naman pusong mamon. Napapagalitan. Eh, napapagalitan niya. Hindi naman pwedeng napagalitan ka lang, aalis ka na. Eh, meron tandaan, meron tayong driver noon sa isang bumutulfo. Napagalitan natin dahil inuwi niya yung sasakyan sa bahay. Alala ko na yan. Lumaya, sabi, aalis na raw siya. Sabi ko, hindot ka, umalis ka na. Putang ina ka. Medyo nagalit yata kayo. Paano eh, nagalit ako sa kanya kasi inuwi niya yung bahay. Sa bahay yung kanyang sasakyan. Kusina. Hindi niya dapat inuwi yan. Inuwi pa. At saka inuwi niya sa Bulacan. Tandaan mo yun? Alin? Sabi niya. Yes, si Manong. Resign na po ako ngayon dito. Pinagalit parang kilala na. Ko yun. Ba, sabi ko, mag-resign ka na, hindot ka. Ayun. Sabi ni Mr. Sevilla, hindi naman daw underpaid. Dahil hindi naman daw karoon kalaki yung kanyang kumpanya. Isusunod na daw ang hasana niya na mabigyan na ng benepisyo itong kanyang mga tendera. Narito po. Nagsusumbong ito dito sa amin, underpaid sila. Wala daw silang, hindi daw sila nakakatanggap ng holiday pay. Walang benefits na natatanggap dyan mula sa inyo. At tinakot nyo pa raw siya na hindi nyo ibibigay yung kanyang 13-month pay kung hindi siya pipirma dun sa termination letter. Na inaamin na magnanakaw siya. Binago na yung decision sa kanya. Hindi na siya terminated. Suspended na lang siya. Nag-report ho siya kasi na wala siyang benta. Pero yung pala, meron siyang benta na iniwan niya sa kaha. Sino may pagkakamali nun? Hinabili naman pala Mr. Danilo dun sa kapalitan. Oo, pero hindi naman diniklear ng kapalitan niya eh. Kaya nga ang lumabas tuloy, ang paniniwala ko tuloy, eh talagang kinausap niya para hindi ko malaman na may tago niya yung pagkakamali. Teka, Alin, mukhang tama yung may-ari. Deka, yung ano lang to, parang ang akala niya talaga nagnakaw, yung paki hindi naman. Hindi lang talaga sinabi nung karelyebo. Hindi lang nakakaliwanagan. Mm-hmm. Hindi mo lang magpaliwanag yung babae. Miscommunication. Yan, parang si Erap nung araw. Narinig ko si Erap, ha? Ano? Meron siyang nasabi na, mayor pa siya na San Juan. Anong mayor, what can you say about that? Merong pinako-comment siya. O parang hindi nagkaintindi. At sabi niya, it was a miscommunication gap. Miscommunication gap. Ayun. Anyway, ganun pa man, Kuya Mon. Siyempre ayaw na bumalik ni Ate Raquel. Dito sa kanyang employer. So inayos na lang natin yung kanyang mga matatanggap, yung kanyang claim dito sa kanyang amo. Separation pay, saka yung iwang sweldo, saka yung 13-month pay. Narito po ang resulta. Bali, 6,738 po yung nakuha ko sa boss ko. Ma'am, maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa programa niyo, ma'am, hindi ko po makukuha to. Malamang po, ma'am, matagal lang pa po. Magpabalik po ako sa kanya.
nahihirapan din po ko, kaya aanin ko po ng maayos yung pera ko para sa mga anak ko. Siguro po magtitinda-tinda po ako, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Lalong-lalo na po sa programa nyo. Ang laking tulong po ninyo para sa akin, sa aming mga katulad na inaapi, ma'am. Sobrang salamat po. Hindi po kami nagkamali ng pagpunta dyan at paghingi ng tulong sa inyo. Kay Sir Montulfo po, ma'am. Salamat po. Pati po sa inyo, ma'am Des. Sobrang salamat po. Aming maraming salamat. Yun. Napaganda na rin na way po yung man. Kasi binigay na lang yung po. Communication? Communication. O kaya communication gap. Ayan. Communication gap. Communication gap pala. Oo. Atera ka lang sa kayo pa yung bossing si Mr. Sibu. Ang ibig sabihin yan, walang hindi nagkaintindihan. Ayun. Parang iba yung salita ng amo, iba naman salita niya. Hindi sila magka intindihan lang. Na miscommunication. Pero ang ano doon? Napakasimple lang. Miscommunication gap. Kaya masaya na si Raquel dito sa nakuha niyang 6,000 may get na separation pay as well do. Para gamitin daw yung puhunan at saka para sa kanyang mga anak. Itong kanyang nakuha sa kanyang employer. Finish yung kaso na yung close case. O pinanood ka raw kahapon, Kuya Mono. Ni Josie Flores. Pinanood ka daw. Speaking of speaking of Josie, happy birthday to my mother, si Miss Josephine Tunfo. Baka makalimutan. Happy birthday to my one and only. Yeah. To the one and only niya, subukan ng bayan. Ayan. Tapos tayo pa, happy birthday na kanta dyan. Viola. Happy birthday. Kuya Mon, let's go. Let's hear it. Happy birthday! Baka magpadala. Magpadala ng cake. Baka magpadala ng pancit. Ayan. Happy birthday, Mang Josie. Ayan. More to come. More to come. Salamat. Thank you. Thank you, Lord, for wag ko na sabihin kung ilang taon siya. For the 50 years. Bawal yan. Sa mga babae. Bawal. Basta sa 50 plus years. Thank you. Ayan. Happy birthday po. Si Ruel Soriano, long live! Isumbong mo kay Tulfo, long live! Yan. Sabi niya, Jordan Roth, balat sibuyas naman daw yung driver. Layas agad. Oh. Yun yung nabanggit ni Kuya May. Happy birthday rin, sabi ni Ruel Soriano. Ayun. Thank you. Ayan, ang daming bumabati rin, ha? Kay si Jordan Red, nakiki-happy birthday. Si Mr. Simpson. Ayan, happy birthday daw kay Mrs. Tulfo. Ayan, doon sa ito mga kaso natin. Ipanawagahabol ko lang itong isa pa na hindi na rin bumalik na complainant natin. Abay, nasaan ka na, kuya? Si Bernardo Pahe, ay ito, si Julius Almeria. Ito yung empleyado ng isang Chinese restaurant dyan sa Binondo. Oh. Ina-actionan natin yung kanilang reklamo, Kuya Mon. Kaya lang, nalaman natin, wala, nasarado na restaurant, lugi na negosyo. Loki. Sarado. Sarado na loki. Loki. Wala nakita. Okay, let's go lang. Salado. Sa salado. Salado na. Kasi pinatulungan ko to kay Willie So. Kasi Willie So, magaling mag-Chinese. Hindi daw marunong mag-Tagalog to employer nila. Nakausap ko kay Mr. Willie So. Sabi niya, wala na. Takma, salado na ni Kosyo. Baksak ni Kosyo. Salado. Alam mo yung kaibigan ko si Johnny? Tanda mo si Johnny. si Johnny na Chua. Johnny Chua. Di ba, hirap na hirap siya magsalita ng Tagalog. Pero Pilipino daw siya.
Tinigil niya yung kwan, yung taxi. Sabi niya, punta ako, Binondo. Eh, akala niya may, kasi akala niya, akala ng taxi driver may kasama. Kasi nung tinigil niya yung, pinara niya yung taxi, merong mga dalawa tatlo siyang kaibigan. Pero siya lang sasakay. Eh, di, sumakay na si Johnny Chua. Sabi ng driver, ikaw lang ba? Sabi ni... ikaw lang ba ang pasahero? Ano sabi ni Johnny Chua? Bakit ikaw? Hindi ka sama. Hindi sama. Bakit ikaw? Sama nga naman. Ay, araw-araw nanonood sa atin yan. Si Ninong Johnny Chua. Hello, Johnny. Johnny, ikaw, bakit ikaw hindi sama? Tanong mo siya, ano gawa niya ngayon? Luod siya. Luod siya ngayon sa atin. Oh. Yun ang gawa niya. Ikaw, no, da? Tawag na tawag. Tawag na yun. Sabi ko, oh, bakit ka tumawag? Bakit? Sama ba tawag sa'yo? Ay, tama ka naman. Ay, nako, maano ko. Maraming salamat. Hindi ko na po ipapasok yung susunod natin sumbong dahil bitin na. Bitin na po tayo sa oras. Bitin. Oras na lang. Kailangan sagad na sagad. Huwag ka bitin. Baka sumakit lang yung puso ninyo. Bukas na lang po mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay. Ako po si Aline Tarel. At ako naman po si Bon Turfo, ang inyong kakampi araw-araw dito sa Isumbo Mo kay Turfo. Ako naman po si Kuya Mon, Kuya Ramon, ang original na sumbungan ng bayan. Sabay-sabay po natin sabihin, Pinoy, mabuhay ka! Mabuhay ka! Bye-bye! Bukas ulit! Tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Turfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Turfo! Tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Turfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat paun. Walang witness, lahat na soap. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Turfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bold Turfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Turfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Turfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Turfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the host